Marami tayong mga problemang pinagdadaanan. Maraming mga pagsubok, suliranin. At kahit nagbabago ang panahon, patuloy natin itong kinakaya. At kahit may kakulangan, hindi ito naging hadlang upang magprosige sa buhay. Yan ang pinatunayan ng isang magsasaka at mag-uuling mula sa Sibsib, Tulunan, Cotabato, sa Sirayan, Ipoy, Moralidad. Lumaki siyang may kapansanan. Bata pa lang si Ipoy ay naranasan na niya ang diskriminasyon na naging rason upang mahintusa sa pag-aaral. Nasulok nila. Nakaway-away po nila. Ibay ako lang. Nakaway-away nila sa una bago. Mulit ako maano man sila, lupot. Moto ng gundat ko, nanguling naman ko. May gamay, uling ko sa una. Hindi man nakapagtapos sa pag-aaral si Ipoy, hindi ito naging hadlang upang matulungan ang kanyang pamilya. Ay, yung mga nag-apil lang. Huwag mag... Bakis-bakis ang huwag na mag-agpas. Sud man eh. Nakwanta ko lang. Umuway ka kwanta, umuway ka isang paliton. At sa likod ng pagpupursige ni Ipoy ay ang kanyang ina na nakasuporta at nagmamahal sa kanya. Si Ipoy, ikasubang ko nga no, bata sa ikadua ko nga bana. De, na ano man ako eh, kay huwag siya sang tiil. Pag bata ko sa iya, huwag man ko kabaluin nga muna siya. Pero ang ga-paltira, ano nang gahigot sa ako ng paltira, nag-aambal na nga daw, daw puro daw ulo ang ano kabata ko, dahi utod gali. Daw puro man ni ulo man ko na. Tiyo, ito kabaluin ko na ano. Pagawas na muna siya, nga huwag gali tiil. Pero dugay na siya magawas. Kaya hindi man kasi kayo tiil, gildudahan man niya ka itong nag-ano sa amon, sa ingod na muna. Na ano lang ko eh, tingala man ko eh nga, ay tiil, tiang ako nga pakisa na kulbaan eh, abi na na bilin daw tiil sa tiyan ko. Tiwem takbal na yung gabata mo ko ga pagawa sa iya, di mo da punda nga, ay daw tiil ang bata ko. Tiwem na ba si nabilin tiil sa tiyan mo, di dumot daw ay man. Marami ring nagtatanong sa ina ni Ipoy kung saan siya ipinaglihi o kung bakit nagkaganon ang kanyang sitwasyon. Di pag gawas niya na damo na ganto sa balay, tanaw nga ano daw bata ko ay daw puno tiil, tiga tanaw na sila ganto na sa balay. Mag namangkot lang man eh nga, kung inborn na, kung kung inborn naman. Ang isanda ko lang, napanan ko, kung tidibir lang man na nga utod, gani nga, diri lang kumpol mga tidibir. Di ginakuksi ko na sila nga, di pag ay hampangan, ay gusto ko gani, di migkuan, ay gusto sa akin manika nga ito nga tidibir. Naluoy mga sana ay kay kapanggamot man to na. Kay bisan wa tir ka panggamot kun nga makakwarta man. Maparaan. Yan si Ipoy. Kahit may kakulangan sa pangangatawan, nagsisikap upang makatulong sa pamilya. Hindi rin ito naging hadlang upang maging produktibo siya sa sakahan. Mabukta ko maglaway ka karbaw. Mag ubod ka man, no? Pag mag hugas ka plato. Pag mag lagaw-lagaw. Mga ayaw lang ito kasi walang lagaw lang. Si itaw, magtunok ako.
duble ko lang surpan. Magulan na pinano ko para hindi mabasa. Iya naman yang iya ang kam iya lang manti ko mga kabakal na kasundaan mga bulad nga may galibod mako na may nagbakal ko ka bulad kina may nagagid rin ang motor ng libod ko bulad huwag ko kumain palabsa na huwag til kay buhay mo ito na kapuslan mo ito na tandus mo ito na kabalong na magluto kabalong na siya mag iyan so nanoy basta makita na lang mabalaan naman itigulang naman ta ito na nga may araw mga ano eh mapansarili na nga para sa iya. Uy, man, may tanalis. May magulang na kung dito tanaw, hindi ko dito, ti. Ako, di kulang naman ko. Uy, man, tanay, kung nuway doon ang nanay na. Dito na may ayang nga, pagbuyan nga, manood sa iya. Sa ngayon, nakikigamit si Ipoy sa kalabaw ng kanyang kamag-anak na kanyang ginagamit sa pag-uuling at sasakahan. Tapos naupuan na yun sa kanala. Umago mo saka. Taas mo na. Hindi kaya ka saka. Apala ko mo saka yun. Kapilar gulog mo. Napakasimple lang rin ng mga hilig at gusto ni Ipoy sa buhay. Basta. Basta. Pag mas nga sinagbahaw. Uyo ko dahil magkarbawa. Sa magamit-gamit ng mga uling. Di mo na nakon. Gibiliban og nakahatag og inspirasyon sa kadaghanan ang kakugi sa... Ang istorya ni Ipoy ay naging trending nga hindi lamang dito sa probinsya ng Cotabato, maging sa buong Pilipinas. Marami ang naawa, pero mas marami ang humanga. Di ka pwede sa kastambay, di mahampil ako nanay siya. Natabuan ang tugag yung video ko siya dire kay tungod kay... Ndaw na luoy ko sa iya, tag hindi siya gusto nga ma-standby lang siya diri sa nga ma-standby lang gud siya. Gusto niya abi nga makakita po siya ka income niya, makakwarta siya. Amo na pwede iya nga ginaano nga iya nga gusto. Pus gusto ko man nga maiban pod nga tawo nga makakita sa iya, kag gusto ko man nga mabuligan man siya sa iban nga tawo kay tungod sa iya nga sitwasyon. Tapos syempre ako bilang bayaw niya man ma luoy pod ko sa iya, sakit pod sa dugan nga makita ko nga mo na iya sitwasyon. At bilang tugon sa naging panawagan ng mga kamag-anak ni Ipoy, agad-agad ay pinuntahan ng Team Lala ang mismong tahanan nila Ipoy upang mamahagi ng tulong. Dala ng Team Lala ang grocery items at isang sakong bigas. Namigay rin ng mga agricultural products na makakatulong sa kanilang sakahan. Salamat! At di lang dyan nagtatapos, dahil atin ring ibibigay ang paborito ni Ipoy at tutuparin ang kanyang munting kahilingan. Abot nagig ang karbaw mo, Poy. Tatak, servisyong totoo. Ha? Okay, hindi man lang isiling na ako lang ang naghatag, no? May ara po nga nagbulig. Salipay ka man, Poy? Ha? So... Mulang gini handumana namon sa imo Poy. No, sa imo pading kamot kag sa imo pagbulig kay nanay mo kag sa mga anti mo damo sila oh. Salamat kay nanay kag mandabo ug may kag magkaluoy sa bata kung magbulig. Ay Ipoy ay hero na siya. Hindi na siya ginakaluluuyan. Ginatagaan na namon gante ang iya nga gihatag paning kamot. Kay dapat maging modelo sa iba namang kabataan. Ang istorya ni Ipoy ay magsisilbing halimbawa sa bawat isa sa atin na tila nawalan na ng pag-asa sa buhay. Na sa kabila ng kanyang kapansanan at kahirapan ay patuloy pa ring lumalaban.
buhay, maraming pagsubok ang dadaanan. Pero kung meron tayong paniniwala sa ating kakayahan, tiyak lahat ng ito ay malalampasan. At sa tulong ng mga taong naniniwala at nagmamalasakit, ay nabibigyan tayo ng pag-asang mabuhay. Salamat po. Ulit sa ako. Si Vice Governor Lala ay isa sa mga naniniwala sa kakayahan ng bawat mamamayan. At sa pamamagitan ng pagtutulungan, lahat ay mapagtatagumpayan. Lala cares. Lala is for the people. #lalaban para sa Cotabato.